Nainis ako dito, nainis talaga ako. Pasensya na ho, ah, pero sabi ko sa inyo, araw-arawin ko to eh. Humihingi na po ng dialogo kay Pangulong Duterte ang ilang mga healthcare worker. Gusto raw nilang maipaabot ang kanilang mga hinaing ngayong mahigit isang taon na silang nakikipaglaban sa pandemya. Kabilang dito ang mga benepisyong nararapat nilang makuha, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nila nakakamtan. Nakatutok si Chino Gaston. Mahigit isang taon ng lumalaban ng mga health workers gaya ng mga doktor at nurse para gamutin at sagipin ang buhay ng mga nagkaka-COVID at sa muling pagsipa ng bilang ng mga nagkakasakit na pupuno na ang mga ospital sa Metro Manila gaya rito sa Amang Rodriguez Hospital sa Marikina. Kaya ang grupong Alliance of Health Workers, samahan ng mga nagtatrabaho sa mga public hospital, hiniling na makaharap si Pangulong Duterte para ipaabot ang problema ng mga nurse, doktor at hospital staff sa gitna ng pandemya. May mga benepisyo pa raw kasing tila pinagkakait sa kanila. Gaya ng mga hazard pay, rest allowance, tapos yung mga PBB namin ng 2018 pa, hindi nare-receive hanggang ngayon. Tapos yung mga dagdag PPEs, yung understaffing, kulang kami sa suporta, gano'n dahil punong-puno ang mga ospital. Sa datos ng DOH, 86 na health workers na ang namatay dahil sa COVID-19. Nainis ako dito. Anyway, hindi ko alam kung anong ba problema nyo sa DOH, ba't di nyo may bigay na maayos? Naalala nyo nireklamo na yun dati? Kasi ito na naman kayo. Paano gaganahan itong mga frontliner natin na hirap na nga sila, tas ganito na naman? Although tinanong ko, yung alliance ba yan, baka naman mga kaliwang grupo yan. Eh sabi ng aking source, lahat naman talaga ng mga union may pagka makakaliwa. Kaya lang sa akin, nung may mga natatanong akong mga nurse kong kaibigan, totoo naman daw talaga na nade-delay sobra. Ako, naintindihan ko eh yung dahilan na kasi government, kaya delay. Pero siguro kung ordinaryong times, medyo matatanggap ko pa yon kasi it will take time yung processing ng payment. Pero ngayong panahon na ito, nahirap itong mga medical frontliner natin. Hirap na hirap sila at alam naman natin na napipilitan yung iba dyan kasi siyempre nakakapagod yan, hindi yung biro yan, ha? As in ubusan sila ng staff. Tapos yung simpleng hindi natin magawa, ano ba yun, Duke? Ano ka ba talaga? Anong trip mo sa buhay? Hindi, ako na ano, anong trip mo sa buhay? Bakit ang bagal nyo? Huwag mo naman sabihin na nasa ibaba mo na naman yan at isisisi mo nyo na naman sa mga regional director. Hindi, simple lang naman yan eh. Naging problema na yan nung una, problema na naman ngayon. Diba? Parang, supposedly, kung may problema ka nung una, naintindihan ko, sinolusyonan mo, natuto na kayo sa pagkakamali nyo before. Pero ngayon, problema na naman. Anong ginagawa ninyo? Tatanga-tanga na naman tayo, tutulog-tulog na naman. Nakakabuisit eh, alam mo yun? Yung mga Duterte supporter, eto, binabanatan yung mga sablay na nakalaban, mga oposisyon. Pero pagdating sa inyo, nasisira kami. Ang totoo. Yan ang totoo. Dahil sa inyo, nasisira kami. Hindi namin tuloy may pagtanggol. Kaya bahala kayo sa buhay nyo. Babanatan talaga namin kayo. Okay naman. Ang bira ka naman, oh. 716 ang kasalukuyang infected at 15,822 na ang gumaling. Pero hindi lang ang mga health workers sa mga public hospital ang namomroblema. Halos lahat ng private hospitals ayon sa PHAPI nagbawas ng staff dahil humina ang pangkalahatang admission rate. Talagang hirap na hirap sila. But of course, there are ways of diminishing or decreasing the expenses. No? Mm-hmm. One of these is, of course, most of the private hospitals downsize. Yeah. My small private hospitals downsize. Mm-hmm. And aside from that, talaga naman po konti ang ano namin eh. Bumaba na talaga ang number of staff, mga nurses. Halimbawa, sa Mary Mediatrics Medical Center sa Lipa City, mula 120 nurses, nabawasan ito hanggang maging 70 na lamang. Kaya ngayong may surge sa COVID cases, sagad na sa kapasidad kahit mga private hospital. Kaya alam mo ito, sorry, pero kaya tuloy hindi natin masisi
yung mga nurse natin na nagpupunta sa ibang bansa? Kasi nga, alam ko ha, as far as I know, kasi may kilala, ang kilala ko ho yung nagdadala ng mga nurse dyan sa ano eh, sa UK, sa London. Maayos talaga eh. Maayos yung sistema, maayos yung pagbibigay ng sahod, maganda yung nakukuha nila. Eh sa atin, ultimong tinitiis na nga yung mababa ang sahod. Ah, naintindihan ko kung bakit mababa, mahirap lang tayong bansa eh. Pero ibigay mo na lang ng nasa oras. Yun yung point dun eh. Mababa na nga, ibigay mo naman ng nasa oras. Tapos yung mga incentive, ibigay mo na din ng nasa oras. Hindi yung nag-aantay sila. Ito yung panahon na we must show appreciation sa mga to. Kawawa na nga sila sa trabaho nila, ubus na nga sila, tas ganyan pa. Duki naman, duki ninam ka talaga, oh. Hiling ng DOH na dagdagan ang mga COVID beds at facility ng mga pribadong ospital, imposible raw ngayon masunod. Isa pang problema ng mga private hospital ngayon, ang delayed na reimbursement mula sa PhilHealth. Yung recent na nangyari, for the whole year, halos hindi nabayaran ang lahat ng hospitals na private. Even, I think, government hospitals, hindi rin nabigyan ng PhilHealth for the past year. Kahapon, sinabi ni Testing SAR at Deputy COVID Task Force Chief Vince Dison na handang pakinggan ng Pangulo ang daing ng mga health workers. Ganon ka-importante yung mga healthcare workers natin, and I'm sure he will be more than willing to meet with them. Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Hay nako! O, ito pa! Makakala nyo isa lang yan. Kapalpakan ni Duke. Ha? Makakala nyo isa lang yan, ha? O ito pa, o. Sabi ni Esme, basta I feel hurt kasi kapatid ko nurse din kaya umalis ng Pinas. O madam, sa totoo lang, hindi ko masisi yung mga nurse natin. Eh. Kaya tayo tuloy nagkukulang ng mga medical personnel dito dahil wala eh. Kung ganyan naman, nako Duke, nakakainis ka na, nakakapikon ka talaga. Bilang pantulong umano sa mga may suspected at mild COVID-19, namimigay ng 2,000 litro ng virgin... Hindi pala yan, sorry. Gustong paimbestigahan ng Department of Health ang pagkamatay ng isang pasyenteng COVID-positive sa loob ng isang isolation facility sa Batangas. Kulang-kulang daw sa gamit ang hotel na ginawang isolation facility. Wala rin daw naka-duty na doktor noon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Parang bangungot ang nangyari sa pamilya ni Nilo, hindi niya tunay na pangalan. Buo kasi mag-anak niya, nagpositibo sa COVID, sila mag-asawa at apat na anak. Sa pinagdalhan sa kanilang isolation facility sa Batangas noong March 4, maayos at komportable daw ang hotel, maaliwalas at maayos ang rasyon ng pagkain. Pero lumutang umano'y pagkukulan ng pasilidad ng unti-unti. Take note ha, dun sa hotel, maayos. Lahat maayos. Oh, ibig sabihin maayos ang ginawa ng kung sino man yung in charge diyan, which is hindi DOH, usually DPWH yan, o yung basta iba nagiging in charge diyan. Maayos lahat ha. Ang problema tao, nurse, tingnan niyo. Lumala ang ubo ni Nilo. Nagsabi po ako dun sa number na binigay po nila sa akin na inuubo nga po yung asawa ko. Ano po yung pwede naming gawin? Nagpadala lang po sila ng lagundi na gamot. Tapos, pero wala pong nag-check or tumingin. Ang kanilang tinatawagan, numero daw ng DOH nurses na pwedeng tawagan, 24 oras. Gabi ng March 11, tumindi daw ang sakit ng lalamunan ni Nilo at naghahabol na rin siya ng hininga. Madaling araw ng March 12, nangitim na ang kanyang labi. Ilang beses po kami nag-try tumawag, wala pong sumagot. Ang ginawa ko po, kinapalan ko na po yung mukha ko. May kapitbahay din po kami na pulis na nag-positive. Pinakatok ko na po yun para mapuntahan yung gwardiya dun sa dulo, para mapuntahan yung pinaka-front. Nang puntahan ng nurse. Nung sinabi niya po, ang sabi na lang niya bigla sa akin, mukhang inatake si Sir Ma'am. Oh, wala na. Ganun po agad. Sabi ko, wala ka bang gagawin, kuya. Sabi ko, hindi mo man lang ba i-revive? Pinawagan namin ang numero ng DOH nurses. Oh. At sinagot ito ng isang nurse na nagsabing siya raw mismo ang rumesponde sa pasyente. Okay. Aminado siyang hindi nila agad nasagot ang tawag. Bakit? Pero naka-standby lang naman daw sila at agad na tumakbo nang katukin sila. Lahat po kami dito nagpapahinga na. So, ang phone po kasi iniiwan po namin sa nurse station. So, since nakaabang naman po kami,
nung time na yon, hindi lamang po nasagot ang tawag agad.